Last time ay nagmoto camping nga tayo sa may bandang Caliraya Lake. Dito nga ay wala tayong dalang sariling tent, kaya naman pagka-uwi natin ng Manila ay nag-search agad ako sa Facebook at dito nga nakita ko ang murang bilihan ng mga tent. Dito nga ang parking nila, pagkatapos ay aakit ka ng hagdanan papunta ng ground floor. Pag-akit mo nga ng ground floor, papasok ka ng Taft Central Exchange Mall at pagtingala mo, makikita mo agad yung tarpaulin ng Brown Trekker. Pag-akit mo nga ng second floor ay kumanan ka lang. Pagdating sa dulo ay kumanan ka ulit at makikita mo na agad ang Brown Trekker dito sa may bandang left side. So yun nga mga true friend, nandito nga tayo ngayon sa Brown Trekker. So kung maalala nyo, tayo ay nag-moto camping kasama natin ng Team Graffiti. At nakikita nga natin doon na wala tayong dalang tent. So nagrenta lang tayo ng tent doon. No? Tapos nag-research ako sa Facebook at nakita ko nga itong Brown Trekker. So dito guys, alamin natin at silipin natin kung anong meron sa larito at kung magkano ang mga presyo. So tara, samahan niyo ako. Pagpasok mo nga dito ay makikita mo agad ang kanilang mga backpack. Iba-iba ang sizes at iba-iba rin ang kulay. At ang isa nga sa napansin ko dito ay ang kanilang murang presyo para sa mga backpack. Meron silang tig 1,350 pesos, 389 pesos, depende nga yun sa laki at style na gusto mo. Eto naman, 1,699 pesos. May naka-indicate din pala rito kung ilang liters ang mga backpack. Meron din sila rito na 1,399 pesos. Ang madalas nga daw talaga nilang bisita kita dito ay yung talagang mga campers o hindi kaya yung mga umaakyat ng bundok. Sa mga 30 plus 5 liters naman nila ay halagang 1,299 lang. Iba't iba ang kulay, iba't iba ang design at talaga naman makakapili ka ng para sa passion mo. Matagal na rin pala ang Brown Trekker, kaya quality at panalo talaga ito sa presyo dahil subok na to ng ating mga campers. Meron din sila rito iba't ibang klaseng carabiner sa price range na 30 pesos up to 100. May mga lagayan din ng itlog sa halagang 90 pesos. Marami ka nang mailalagay. Meron din sila ritong iba't ibang klaseng spoon and fork, tactical tools sa halagang 90 pesos up to 150 pesos. Meron din silang spork na plastic, pambukas ng bote, compass sa halagang 30 pesos may mabibili ka na. Meron din sila ritong tactical paracord na merong ng knife at compass. Iba't ibang klaseng mga knife o kutsilyo na pang camping sa halagang 60 pesos up to 400 pesos ay meron din dito. Mga cook set na iba't iba ang laki sa halagang 300 up to 600 pesos. At ang mga lightweight and portable na kanilang mga burner sa halagang 299 pesos up to 600 pesos ay may mabibili ka rito na talaga namang sulit na sulit pagdating sa ating mga camping. Marami kang pagpipilian, depende sa style na gusto mo. Meron din tayong keychain compass, kitchen light, pill container at mga whistle sa halagang 20 pesos up to 100 pesos meron dito. Sa headlamp naman sa halagang 90 pesos up to 180 ay meron din dito. Meron pa rin sila ritong iba't ibang klaseng mga ilaw katulad nga ng flashlight, glow whistle at glow stick. At kung naghahanap naman kayo ng water container 10 liters sa halagang 225 pesos lang. May iba't ibang kulay ng paracord at sa mga naghahanap din ng hammock strap, eto 15 pesos lang per 1 meter. Kaya sulit na sulit ka na dito, di ba? Meron din sila rito mga medyas, 120 pesos. At meron din silang mga trekking pants na kailangan natin pag tayo ay nasa camping. Ito naman yung leggings nila na may tatak ng Brown Trekker. Ngayon naman ay silipin naman natin yung iba't ibang klase nilang mga tent para makapili na tayo ng gagamitin natin sa moto camping. Ito nga, yung isa sa mga tent nila, ang tawag nila rito ay Sherpa Light sa halagang 3,400 pesos ay makukuha mo na itong tent na ito. Ito nga yung isa sa pinaka lightweight nilang tent dito. Makikita natin sa loob na kasyang-kasya ang dalawang tao. At ang ginamit na tela dito sa loob ay mesh type. Kaya naman presko pag oras na ng pagtulog. At kung naghahanap naman kayo ng tent na medyo high level, eto ang piliin nyo guys. Ang tawag nga nila rito ay Tadpole. Same price lang din, 3,400. Ang ganda rin ng kulay nito at talagang visible ka kapag ikaw ay nasa gubat or di kaya ay nasa kabundukan. Bali, tatlong aluminum pole ang ginamit dito. At pagdating naman sa kanyang tela ay makapal at talaga naman pwedeng pwede kahit may sumabay na malakas na ulan. Pagdating naman sa loob, eto ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura. Pagpasok mo nga rito ay meron ngang dalawang layer ang pintuan, isang mesh type at yung isa ay yung katela ng ating tent, kaya waterproof ito. Sa loob naman ay mesh type din ang ginamit, kaya naman presko din kapag oras na para matulog, lalong lalo na sa gabi na napakalamig na panahon kung ikaw ay nasa kabundukan o di kaya ay nasa gubat. Ang ganda nga
rin ang kulay ng pole nito dahil aluminum na rin siya at andali lang gamitin dahil sinasabit-sabit lang siya at tinutusok-tusok lang dito. Kaya naman andali lang i-setup nito kapag tayo ay nasa camping na. At kung baguhan ka lang din sa moto camping, ito yung advisable para sa atin. Ang tawag dito ay highball. Sa halagang 3,100 pesos ay mabibili mo na ito. Naka-aluminum pole na rin pala to, kaya ang ganda niyang tignan at komportable para sa ating mga tent. Pero kung carbon fiber na pole ang gagamitin mo rito, ay bababa pa ang presyo niya sa halagang 2,100 pesos. At sa pintuan naman niya ay meron pa rin tong dalawang cover, kaya pagpasok natin sa loob ay komportable dahil kasya rito ang dalawa hanggang tatlong tao. Ganito naman ang itsura niya sa loob, mesh type pa rin ang ginamit at meron pa siyang other ventilation sa ibang part at napakalaki nga ng pintuan nito. Ang nagustuhan ko pa rito ay magkabilaan nga ang pintuan, kaya naman preskong presko kapag nakabukas na yung ating tent. Kaya nga hindi ko na rin pinatagal at pinalatag ko na kila kuya para makita ko kung gaano kabilis yung setup ito. At ang ginawa nga nila rito ay nilatag yung tent, kinabit yung aluminum pole at sinabit-sabit lang nila na para ka lang nagsasampay, kaya naman pala andali lang i-setup nito. Wala pang ang isang minuto ay naitayo agad nila yung tent, kaya masasabi ko na advisable din talaga to sa mga kabataan ngayon, lalong-lalo na usong-uso na ang mga camping kasama ang pamilya. Dito nga ay chine-check ko nga yung tahe pati yung tela kung gaano kaganda yung pagkakagawa nila rito. Etong part naman to, yung mesh type, para siyang kulambo. Ito yung magpapapresko sa atin kasama yung dalawang malaking magkabilaan na pintuan. At nagustuhan ko nga rin dito yung ginagamit nilang aluminum pole dahil nga ang ganda ng pagkakadesign, ang ganda ng kulay at talaga naman mukhang matibay. At syempre dahil nga aluminum to, so ibig sabihin magaan to kapag ito ay binubuhat natin. At ang pangpinali natin, ito yung pinaka-cover. Grabe guys, nagulat ako dito dahil meron pa siyang expansion sa magkabilaang side, kaya lumaki yung area natin. Dahil yung mga space na yan ay pwede pa natin lagyan ng mga dala nating mga kagamitan para sa ating moto camping. Kaya sulit na talaga para sa akin to. Syempre, brown trekker yan eh! Ang cute nga nito, meron pa siyang maliit na bintana dito, additional ventilation natin yan. At kung gaano naman siya kabilis i-setup, ay ganun din siya kabilis tupiin. Kaya naman nung tinanggal niyo yung cover, tinupi-tupi lang ng ganito, inalis yung tali sa gitna, tinanggal yung mga nakasabit sa ating pole, and then yon, ganun lang kadali guys. Tapos tatanggalin nyo na yung ating aluminum pole. At pag natanggal nyo na nga, ay tutupi-tupiin nyo lang siya. Pagkatapos ay ibabalot natin siya sa ating tent at iikot natin ng pinakamaliit at hanggang sa magkasya siya sa kanyang lalagyan. So ganun lang siya kadaling gamitin at napakagaan lang niyang bitbitin. Ito nga pala yung kasama ng ating tent. Meron tayong tali rito at aluminum pegs. And ayun, all goods na ako. Bali isang tent ang binili ko at saka isang cooking set at tag-additional na rin ako ng tail bag para meron tayong lalagyan para sa ating motorsiklo. At eto nga ang mga nagastos natin dito. So yun nga mga true friend, nakita nyo na kung magkano yung mga presyuhan nila dito sa may brown trekker. Kaya naman sa mga viewers natin na nanonood dyan at mahilig mong moto camping o di kaya ay mag-camping sa iba't ibang lugar, check nilang guys yung kanilang Facebook page, Brown Trekker Outdoor Products. At pwede rin kayo umorder sa kanilang Shopee. Hanapin nyo lang dyan yung Brown Trekker. At sa mga gusto namang sumadya dito sa kanilang branch, dito nga yan sa may Top Central Exchange Mall along Pasay City. So yun lang mga true friend, maraming salamat at sana'y nakatulong sa inyo. Ride safe po tayo lagi and God bless.